Pero anong mga sasabi mo diyan sa rift sa pamilya na ano, medyo matindi ngayon ha? Medyo matindi sa labanan na to. Well, sa akin lang naman, tinitingnan ko yan as parang patunay ng durability ng Binay brand. Kasi, I mean, nagsimula si PP Binay 1986, no? So, yes. Hanggang ngayon, 2024, and it's still a Binay. May Binay na pangalan pa rin na naandyan. Mm-hmm. I think the issue naman dyan dito sa akin is one of continuity eh. Kasi sino yung makapagpatuloy ng mga at makapag-improve pa ng mga programang nasimula noong 1990s. No? Kasi at that time, noong panahon ni Jojo Binay, yung mga programa niya, like yung mga libreng gamit sa eskwela, computerization, at that time, noong 1990s, ano yan, groundbreaking. Sila lang ang nakagawa, Makati lang ang nakakagawa. Ngayon, it's being done sa halos lahat ng LGUs. Kung mga part na yan na ginagawa nila. No? Dito naman sa panahon ni Mayor Abby, may mga dinagdag siya ng mga beneficyo, lalo na sa health, libreng maintenance, medicine, yung ganong klase mga beneficyo na dagdag dun sa mga sinimula ni Jojo Binay. So I think the issue here is continuity. So we will continue these kinds of services na na-enjoy na ng mga taga Makati from the 1990s until today. Di ba sa tingin mo madidilute nga yung brand because of that? Dahil nga dito sa gulo na to sa pamilya? Well, I don't think so. Sa akin, I think it reinforces the brand. No? Kasi parang right now, ang tanong, sino yung magdadala ng brand? Who will best represent the brand? Sino yung magtutuloy ng mga nasimulan? Kasi hindi naman simple yung mga nagawa sa Makati from the 1990s. Eh. I mean, imagine, sa ganong period, from a community na noon, dati noon kasi parang di ba sinasabi, two faces ang Makati, may mayaman, may mahirap. No? Ngayon, may nakita akong isang pag-aaral na nagsasabi that Makati is now a predominantly middle-class community. So, middle-class na. So, because of all those decades of yung mga serbisyo na walang inaalala ang mga magulang sa pag-aaral ng mga anak, hindi problema ang healthcare. So, nagkakaroon sila ng disposable income. At the same time, yung economic opportunities na naandyan, na nagkalat sa city. No? So, ganun ang nakita. So, nakikita mo ang nangyari sa Makati through all these years. No? Si Vice President Jojo Binay ba ay magpa-participate sa kampanya for one group or siya ay mag-hands off dito sa election na ito? Wala pa kami na pag-uusapan kasi siguro mga 2 weeks ago pa kami huling nag-uusap. At di naman kami nag-uusap ng tungkol sa politika. Kasi as much as possible, hindi namin pinag-uusapan yung politics sa Makati. Joey, let me get your insight here. There were some speculations kasi a few months ago na this would have been the opportune time for the Binays to invade Taguig. Kasi di ba, ang paglipat ng ayun oh, paglipat ng 10 barangay, that's 212,000 voters from the bailiwick of the Binays moving on to Taguig. So if the Binays could, they might have been able to run kahit paano ano which Binay ano yung ala, which ano, Binay yung yung 10 barangay na yon ang malakas doon si Abby si Abby ang balak magsenador may ganung dynamics na parang it would have been a chance to I don't know invade Taguig if they wanted to yung ala, which Binay nga baka sa 2027 dahil yung 10 barangay na yon na lahat ng nanalong barangay ay mga Binay. Mga Binay. Talo yung mga pinatakbo ng mga kaya... Last year's election. Talo lahat ng pinatakbo ng Cayetano ron eh. So, ang nanalo ron ay mga Binay. So, siguro going into 2028, pag naging distrito na yan, baka mas may chance na mag-participate sila dun sa city elections sa Taguig. Pwede, no? Ikaw, Joey, what do you think? Pwede, naging ano kasi, kumbaga, kung yung sa simula ay victory for Taguig na nakuha na Lemang Embo, ngayon lumalabas, nagiging political nightmare for them. No? Mm-hmm. Kasi you have,
Yung distrikto ng Makati is Binay country. Ano yan? Proven it through several elections. No? Mas malaking winning margin ni Jojo Binay at lahat ng mga tumakbo after sa District 2 than District 1. So talaga solid, solid man. So sa lahat ng dekadang yon, yung benepisyo na nakukuha ng mga taga Makati na wala sa Taguig, eh nakukuha nila. So nandun ka agad yung may resentment. May resentment sila dun sa nangyari. Yung resentment, sabi nga is, yun, nag-manifest nung nakaraang barangay election. Mm-hmm. Eh talagang pinakita nila kung kanino ang mga embo barangay, yung mga residente. Kaya iyon ang ano doon. Pero siyempre, yung material time kasi hindi naman kasi pwedeng papasok ka sa kahit naman sa ang laban, hindi pwedeng papasok ka na lang dahil on a whim or sa tingin mo kaya mo, no? Kasi inaaral rin 'yan. Mm-hmm. At importante rin na nag-uugat ka rin sa lugar. Hindi pwedeng pa ang tingin sa'yo ng mga tao, hindi ka taga doon, dumayo ka lang. No? No? That would probably resonate sa Embo, taga-Embo. Pero remember, nandiyan pa rin yung mga dating residente ng Taguig. At doon mo maririnig yung mga, dahil nga nagkakaroon ng comparison sa mga benepisyo ng Makati at Taguig, kung bakit hindi sila nakakatanggap ng gawin ng benepisyo, samantalang hindi naman mahirap na siyudad ang Taguig. It's nandiyan ang DGC, no? And then malaki kanilang ira kumpara mo sa Makati. So nagkakaroon comparison at may mga nagsasabi, lalo nung early months na sinusuyo ng leadership ng Taguig ang mga Embo barangays, may narinig kang sentiment na bakit kami para nakakalimutan ninyo matagal na kami rito. So balancing act yun. Hindi mo rin alam kung paano mangyayari at paano tutuganan ngayon yan ng mga kayatan. No? Pero isipin nyo, kahit naman hindi Binay yung tatakbo sa Taguig, dahil malakas pa rin ang endorsement power, lalo na ni Abby Binay sa Embos. So kung magpapasabi na may sinusuporta ang kandidato, malaki ang chance na magkakaroon bigla ng competitive election sa Taguig. Hindi katulad ng nakarang election. No? So, ganun ang sitwasyon ngayon dyan. So, maghihintay tayo kung ano yung magiging development, kung sino yung magpa-file against the incumbent mayor of Taguig. Just a month ago, nag-uusap yung mga Binay, Tinga, Zamora, at Silino. Isang Cayetano. Tungkol sa... Ayun pa, magiging na pangalan. Pero mukhang umatras na Silino at tatakbo siya for Congress. So wala na silang mayor na itutulak. At least for now. For now. So for all you know, baka walang major opponent. Silani, mukhang baka may possibility wala siyang kalaban. No? Dahil nga mataas siya sa ratings for now. So baka nga, kaya sinasabi ko, baka lahat yan ay mag-unfold sa 2028. No. Last term na ba niya, no? Ni Lani ngayon? Last term na niya? 2022, nag-step down si Lino. Oo. So, kaya meron pa siyang isa. Okay. Tapos by 2028, baka yung sampung Embo ay isa ng district. Baka isang congressional district na. Paano kailangan ng batas . Hmm. Pero yung problematic din sa nangyayari, no? Dahil unang-una yung ginawa ng COMELEC na inallow yung kumbaga sinuportahan nila yung laman ng joint resolution, no? Concurrent resolution ng Congress, no? Na naglilipat, sinusuportahan niya yung ordinansa ng City Council ng Taguig na naglilipat ng mga Embo barangay sa dalawang district kinati na nila. Medyo problematic yon kasi una yung ordinansa, lumalabas na parang nag-aamienda siya ng city charter ng Taguig kasi it's a national law. No? Yung charter ng Taguig, chartered city yan, may Republic Act na nagbuo ng city ng Taguig at naka-identify sa, I think it's section 61 or 62, kung ano yung mga barangay sa bawat distrito. Hindi naman ako abogado, pero tingin ko naman hindi kayang amyendahan ng isang ordinansa ang isang national law. Wala sa poder nila yun. At kahit na magkaroon ng
concurrent resolution ng Congress, resolution rin yun, no? Hindi yan batas, hindi amendment. Kasi if you amend it, you have to identify yung mga yung boundary, saan ba talaga yung nahahati ang Makati at Taguig. Doon mo mailalagay ngayon yung mga barangay, kung anong mga distrito. So mahabang usapin pa yan, may committee hearings pa yan, kailangan patawag mo ang DNR para pakita sa iyo ano yung mapa, gagawa sila ng mapa ngayon, hahatiin nila. Maraming hindi simpleng proseso yan. So I hope that, malinaw yan, malinaw. Otherwise, baka parang pinapaasa mo lang yung mga taga second district eh, na makakaboto sila, lalo na sa congressman nila. Eh, pag na-frustrate sila, alam mo, may protest vote palaging sinasabi. So, hindi mo alam kung saan maaaring humantong yan. Tama, mahabang proseso pa yan at baka umabot pa yan sa Supreme Court uli, yung kaso na yan. Dahil hindi lang yan simpleng ordinansya. Pero kung sakaling natuloy yung suntukan sa Senado, baka hindi nagkaroon ng concurrent resolution. No? So, nagkaroon excitement talaga, no? Oh, kung natuloy yung suntukan nila. Kung nag-abot, no? Tako, walang concurrent. Nag-aabot pa naman yung isa. Walang concurrent resolution. Hinarang ni JV. Si JV yung nakita ko humarang yan. Fight naman ni JV. Sayang, maganda sana spectacle yun. Tsaka sigurado ko, walang concurrent resolution. Yes. Jerry, kumusta naman si former President Binay, kumusta na siya ngayon? How does he keep himself busy? Well, he still walks 10,000 steps a day, even more. Mm-hmm. You know, so, ganun pa rin, regimen. Pagbabasa, moves around, tapos yun, nakikipagkita sa kaibigan, usap-usap. Madalas kasama niya yung kanyang mga apo. Ayun, that's most of his days now. Tapos nakikibalita sa politika. Mukhang ako naman siya. Hindi, nakikibalita na lang. Hindi na siya actively involved. Or wala na siyang balak to get involved? Sa huling pag-uusap namin, parang ang layo ng politika sa usapan. Pero hindi natin alam eh. Di ba? Parang si BP kasi nagsimula 1987, mayor, di ba? So talaga sana yan na may ginagawa every day. Yes. Pero sa ngayon, right now he's enjoying yung buhay niya na madalas kausap yung kanyang mga apo. Nakita ko siya amin nung nakaraang nung burol ni Renato Constantino Jr., no? Nakita ko siya ron. Si RC. Si RC, no? Nandun si Vice President. Mukhang very equal naman siya. Very healthy naman. No? Hindi katulad halimbawa ni Arap, inaakay na. Si Jojo Binay ay mag-isa naglalakad. At maraming kinakausap dun sa burol ni RC Constantino. Talaga sila, daming chismis eh. Huwag ka pupunta sa burol ko. Masaka pong chismis. Ang alam ko, gabi-gabi siyang nandun. Alam ko siya kay RC eh. Gabi-gabi siyang nandun. Yeah, tatlong gabi siyang doon. Okay. Okay. Maraming salamat, Joey Salgado, dating tagapagsalta ni Vice President Jojo Binay, dating Makati Mayor. Maraming salamat. Maraming salamat. Salamat. Thank you, Joey.